Nanginginig ang buong katawan ni Jeff habang patungo kay William. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni William sa anak na habang nakatingin sa orasan. Gabi na ah. May pinuntahan lang po ako. Paliwanag niya sa kanyang tatay na kumakabog ang kanyang dibdib. Saan? At sino ang kasama mo? Ako lang po. Sagot naman niya na parang namumutla na ito. Tumambay lang po ako sa internet shop. Ah, ganun ba? Huminga ng malalim ang tatay. Umupo ka. Utos nito kay Jeff at mas lalo itong kinabahan at namumutla na sa takot. Bakit po? Sabi ni Jeff na nangangatog ang mga tuhod habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Jeff, may isinumbong sa akin si Jean kanina. Sambit ni William at napalunok si Jeff. Ito na ang kanyang kinatatakutan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tatay niya? Sumulyap siya sa may hagdanan at nakita niya na nalilisik pa din ang mga mata ng kapatid at tila nagugustuhan nito ang nangyayari. Sabi niya na may karelasyon ka daw na lalaki. Totoo ba ang sinasabi niya, Jeff? Jeff lang ang tawag niya sa akin. Walang anak o anumang lambing sa kanyang pananalita. Baka galit talaga siya sa akin at sa kasarian ko. Wika niya sa kanyang sarili. Oh, bakit hindi ka makasagot dyan? Apo. Pautal-utal na sagot ni Jeff sa kanyang tatay. Pero ngumiti lang si William sa anak na walang halong galit sa mukha. Sino siya? Gusto ko sana siyang makilala. Sambit ni William at nagulat ang anak sa kanyang sinabi. Bakit gusto niyang makilala at makita si Riley? Po, tanging sagot ni Jeff. Hindi mo ba narinig? Ang sabi ko. Opo, narinig ko pero bakit gusto mo siyang makilala? Gusto ko lang. Masama ba? Sabi niya nang umingiti na tila interesado talaga sa karelasyon ng anak. Gusto ko lang makilala ang maswerteng lalaki na minamahal ngayon ng anak ko. At sasabihin ko sa kanya na iingatan ka niya at mamahalin ng totoo dahil ayaw na ayaw kitang nakikita na nasasaktan. Lumiwanag ang mukha ni Jeff sa naging reaksyon ng ama sa kanya. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit at doon na bumagsak ang mga luha. Salamat po. Akala ko magagalit ka sa akin kapag nalaman mo. Tanging sagot ni Jeff dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang tatay. Hindi ako galit o kontra sa kasarian mo, Jeff. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Sa tingin ko naman ay wala kang inaapakan na tao. Mahal kita, anak. Thank you uli, tatay. Sabi ni Jeff habang umiiyak at niyakap ang tatay ng mahigpit. Ginantihan din ng mainit na yakap ni William ang anak na matagal niyang hindi nakita at may galit sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam ng yakap ng isang anak na nawalay ng ilang taon at lalo na ang masabihan na tatay, napaiyak din sa kaligayahan sa mga sandaling iyon. Okay na sa akin ito, anak. Kahit na hindi mo pa napapatawad ang tatay basta naranasan ko na ang init ng yakap mo, anak. Salamat sa pagtanggap sa akin, tatay. Iyak pa din ni Jeff. Wala yun, anak. Tanggap kita kasi mahal kita. Dahil anak kita. Ngumiti si Jeff na tumutulo ang kanyang luha. Sa wakas. Nakahinga na siya ng maluwag na parang nabunutin ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Dad, what's this?
Sigaw ni Jean pababa sa hagdanan. Anong what's this, Jean? Ito, sa pagtanggap mo sa anak mong bakla. Pang-iinsulto niya sa kapatid. Di ba hindi pwede salahin natin ang mga kagaya niya? Wala naman akong narinig na bawal ang isang bisexual sa pamilya natin ah. Tanggol ni Jeff sa sarili at sumang-ayon naman ang tatay sa sinabi ng anak. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Jean, huwag kang bastos. Magbigay ka naman ng respeto sa kuya mo. Suway ni Natalie sa molditang anak. Mom, pati ikaw, kinakampihan niyo pa yan. Panduduro niya sa kapatid. Kuya, pabaka naman ate. At hinding-hindi ako magbibigay ng respeto sa isang abnormal na tao tulad niya. Insulto niya uli sa kapatid pero tumahimik lang si Jeff na pinipigilan lang ang galit dahil nandoon ang tatay niya. That's it. Go to your room. At hindi ka lalabas hanggang sa hindi ko sinasabi. Utos ni William sa babaeng anak. But dad... I said go to your room. Fine. Gusto niyo to. Pagsisihan ninyo ito na tinanggap niyo siya sa pamilyang ito. Pagbabanta ni Jean sa kanyang mga magulang. Tignan lang natin kung ano ang masasabi at magiging reaksyon ni Emma at ni Angkong sa pagtanggap ninyo sa taong yan. Umalis si Jean na nanlilisik ang mga mata kay Jeff pero ngumiti lang siya sa molditang kapatid. You won this round, Jeff. But I'll be in the next. Nagpabuntong hininga na lamang si William sa anak na babae. Hindi niya akalain na gano'n na lamang ang naging reaksyon niya sa nakakatandang kapatid. Kausapin mo nga yung anak mo, utos ni William sa asawa. Lumalaking bastos na eh. Sige, kakausapin ko mamaya. Sagot naman ni Natalie, humarap siya kay Jeff at napangiti. Oo nga pala, Jeff. Nasaan na siya? Si Riley po. Balik na tanong ni Jeff sa kanya. Ewan ko po, hindi kami nag-uusap na kahit sa text o tawag lang man. Oh bakit? Nag-away ba kayo? Nagpabuntong hining na lang si Jeff bilang sagot at nakita naman ni Natalie ang mabigat na mukha niya. Hi! Okay lang yan anak. Dugtong ni William sa usapan. Parte lang yan ng relasyon ang away bati. Kami nga nung nanay mo noon, ganun din eh. Talaga po? Oo anak, bigyan mo lamang siya ng panahon para lumamig ang ulo. Intindihin mo lang siya. Okay po, Tay. Salamat po sa payo ninyo. Hi, sayang. Gusto ko na sana siyang makita at makilala. Don't worry, Tay. Makikilala mo din si Riley sa lalong madaling panahon. Paniniguro niya sa tatay na gumanti naman ang pagngiti sa anak. Anak, pwede bang humingi ng pabor? Ano yun, Tay? Pwede bang manatili pa kayo dito ng nanay mo ng mga ilang araw? Pagmamakaawa ni William sa anak. Gusto ko lang kasi na makasama kita anak eh. Okay lang ba? Sige po. Pwede din naman. Walang problema. Ipapaalam ko lang kay nanay ito. Ngiti ni Jeff sa ama. Salamat ulit anak. Mainit na yakap muli ni William. Araw na ng Sabado pero hindi pa din sumasagot si Riley sa text at tawag ni Jeff sa kanya. Nag-aalala na talaga siya kung ano na ang nangyari kay Riley bakit hindi siya nagpaparamdam.
Natagpuan ni Joyce ang anak na nakaupo lamang sa gilid ng kanyang kama na nakatulala at nakatitig sa pader. Anak! Kibo ni Joyce sa kanya. Tumingin naman si Jeff sa ina pero malungkot pa din ito. Bakit ang lungkot mo? Ikaw lang yata ang nakilala kong tao na hindi masaya kahit tinanggap na siya ng tatay niya. Si Riley po kasi, Nay. Hindi pa din nagpaparamdam. Baka naman busy sa trabaho, o baka may sakit. Ewan ko po, baka naman nagalit siya sa akin. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Hindi ko po alam eh. Sabay hinggang malalim ni Jeff. Hindi talaga maalis ang lungkot sa mukha ng kanyang anak. Bigla niya itong hinayla patayo at parang may naisip na magandang paraan para maalis ang lungkot ni Jeff. Tumayo ka dyan at magbihis. Lalabas tayo. Saan, Nay? Sa mall syempre. Ipagsha-shopping kita. Shopping? May pera ka ba, Nay? Oo naman. Binigyan ako ng tatay mo ng pera. Sabay pakita ng isang big kiss na tigi 1,000 pera. 100,000 piso ito. Sabi niya kasi ipagsha-shopping daw kita ngayon dahil alam niya na nalulungkot ka daw. Ang daming pera, Nanay. Isauli mo yan. May pera naman ako dito. Hindi ko kailangan yan. Baka makita naman yan ng Bruhilda kong kapatid. Ano pa ang sasabihin niya? Yun nga ang sabi ko, pero nagpumilit ang tatay mo na kunin natin to. Kulang pa daw to sa mga marami niyang pagkukulang sa'yo. Ngiti na lang si Jeff at pumayag na umalis silang dalawa. Umalis sila ng bahay dakong 11:00 ng umaga. Umalis din sina Natalie at William patungo sa trabaho habang si Jean naman ay nandoon sa kanyang silid. Marami ang kanilang pinamili sa mall katulad ng mga grocery items, mga damit, mga sapatos, gadgets at marami pang iba. Nakauwi sila ng bahay ng mga bandang 7:00 na ng gabi. Sa pagpasok nila ng bahay ay nakita nila na nakaupo sa sofa si Jean, nanunood ng palabas sa TV. Bigla siyang tumayo at lumakad patungo sa mag-ina. Well, andito na pala ang legal daw na pamilya at yung ipal kay Daddy. Sambit ni Jean sa dalawa. Saan ba kayong nanggaling? Nag-mall lang po kami, may binili lang. Talaga, ang dami ha. Sabay tingin sa mga bag na daladala nila. Binili niyo yan? Oo naman. Kaninong pera? For sure wala kayong ganang kalaking pera na bilhin ang buong laman ng mall, diba? Pagtataray ni Jean sa kanila. So, anong ginawa niyo dyan? Ninakaw niyo? What's your point but Jean? Wala, nagtataka lang ako. Patuloy pa din ang pagtataray niya kay Jeff. So, sabihin mo nga, saan ang galing ang perang pinambili ng mga luho ninyo? Kay Daddy. Oo, sa kanya galing ang pera na pambili ng mga gamit ko. May angal. Sabat ni Jeff. Tumalikod si Jeff sa kanyang kinakausap at dumiretso ang mag-ina sa silid. Pero hindi pa din tapos si Jean. Ang kakapal din ng mga mukha ninyo. Ngayon lang kayo sumulpot sa bahay at sa buhay namin pero ninakaw niyo agad ang pera ni Daddy. Pagwawala ni Jean. Uminit ang tenga ni Jeff sa kanyang mga narinig at pinapasok niya kaagad ang kanyang nanay sa kanilang kwarto at hinarap si Jean. Ito na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon na patulan ang kapatid.
Ninakaw, kung tutusin pa nga kayo ng nanay mo ang nagnakaw sa tatay ko. Ninakaw ninyong dalawa ang atensyon at pagmamahal na dapat sa amin. So pwede ba Jean, don't act as if ikaw ang biktima sa pangyayaring to. How dare you to insult my mother? Pero namin ang ginamit ninyo at ni Katie Ting na kayamanan ni Daddy, wala kayong karapatan na gamitin. Pera ninyo? Wow! At sino naman ang nagsabi? Ako, kami, dahil kami ang totoong pamilya ni Daddy. Mga sampag lang kayo. Natawa lang si Jeff sa mga pahayag ni Jean. Oo nga, tama ka, kayo nga ang pamilya niya ngayon na kinakasama at inuuwian. At dala din ninyo ang apelido ng tatay pero ito ang tandaan mo, Jean. Kami pa din ang legal na pamilya, ang legal na pamilyang di at ni Katiting na pera ni tatay. Wala kayong karapatan na galawin o gamitin man lang. Tinignan niya si Jean mula ulo hanggang paa. Mula sa mga gadgets na ginagamit mo, sa mga damit na sinusuot ninyo, at hanggang sa bahay na ito. Lahat ng nakikita mo dito, amin lang, kayo ang sampad sa pamamahay at sa pamilyang ito. Isaksak mo yan sa utak mong makitid. Sigaw ni Jeff habang dinuduro niya sa ulo si Jean. Bigla siyang sinampal ng malakas ni Jean at sa sobrang lakas nito ay napatumba si Jeff sa sahig. Tumayo siya agad at ngumiti lang na parang nag-iinis at pumasok na siya sa kanyang silid ng ina. Ano? Matapang ka na dahil tinanggap ka ni Daddy kahit na bakla ka? Tandaan mo yan, walang matatanggap sa'yo dahil walang lugar ang mga katulad mo dito. Sigaw nito kay Jeff na nasa loob na ng kanyang kwarto at itinapon niya ang vase sa pintuan ng silid. Tila namumula na siya. May halong galit at takot ang kanyang pakiramdam. Gusto niya nang palayasin sa kanilang pamamahay ang mag-ina. Bumukas muli ang pintuan at lumabas si Jeff na parang pinipigilan siya ng kanyang nanay na huwag na lang itong patulan pero sinuwi niya ito at tuluyan nang lumabas. Papatulan niya na talaga si Jean. Anong sabi mo? Tanong ni Jeff na parang hindi niya narinig ang sinigaw ni Jean sa kanya. Pakiulit nga. Bini ka lang ba o bobo ka lang talaga? Ang sabi ko, bakla ka kasi pumapatol ka sa babae. Bakla pala ha, ito ang bakla. Sabi nito at bigla niyang sinampal si Jean ng malakas. Bumakat ng gusto ang kamay niya sa kanan na pisngi ng molditang kapatid. Makinig kang mabuti, babae ka. Habang pinipisa ni Jeff ng kanyang hinlalaki at hintuturo sa magkabilang pisngi ni Jean na mukhang takot na takot sa mga ginagawa sa kanya ni Jeff. May mga babae na nirerespeto ng mga lalaki, minamahal at pinapakasalan, at meron ding babae na dapat patulan dahil sa kademonyuhan ng pag-uugali at sa katabila ng dila, at ikaw yun. Sambit ni Jeff at patuloy pa din ang pampipisa niya sa pisngi ng kapatid. Matagal na akong nagtitimpi sa kamalditahan mo, Jean, pero punong-puno na ako sa iyo. Hindi makapagsalita si Jean sa nagawa sa kanya at umakyat na lang sa silid na habang umiiyak na parang bata. Samantala si Jeff naman ay pinaupo sa sofa at pinakalma ng kanyang nanay.